Humingi po kami ng tulong na ma-rescue po kami dito ngayon sa Kuwait. Grabe na po yung takot namin na baka patayin po kami kasi habang tinutulak kanina nila yung pinto, nagsisigaw po sila na patayin daw kami. Tapos nung pumasok na sila, kinuha po yung mga gamit namin. Tapos yung cellphone, pinipilit po na kinukuha yung cellphone. Pero hindi ko po binigay yung cellphone ko kasi ito lang yung susi na para makalis kami dito. Paalam na po ako kanina na babalik na lang po kami sa agency kasi apat na araw na po hindi kami kumain dito. Kaya matulungan nyo kami na makauwi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nanginginig kasi yung buong katawan ko. Sana po ma-rescue na po kami dito. Grabe na po yung takot namin. Cherry Mae, good afternoon. Si Attorney Joren Tanto ng Wanted sa Radyo. Good afternoon po, sir. Opo, Cherry Mae, ilang kayo dyan? Dalawa po. Dalawang Pilipina? Opo. Opo, anong lahi ng pinagtatrabahuan nyo? Arabo. Arabo, Kuwaiti din? Opo, Kuwaiti din po. Kailan kayo pumunta dyan na masukan? Noong October 5, 2022. October 5, 2022. Simula nung namasukan kayo, inabuso na kayo or maayos pa naman? Hindi, pag dumating kami isang linggo, okay pa naman po. Kaso yung problema talaga namin dito ay yung damot ba sa pagkain. Tiniis po, lahat po tiniis po. Hindi po ako nagsumbong sa agency namin kasi sabi ko kakayanin ko hanggang matapos yung kontrata ko. Pero yung kasama ko po, ilang beses na po siya nag-complain sa agency namin. Mm-hmm. Pero yung agency namin, o kahapon lang po namin nalaman na nag-email pala yung agency namin sa Pinas dito. Kahapon niya lang binasa na ilang beses na pala nag-complain dito yung kasama ko. Pero ako hindi po ako nag-complain kasi sana kakayanin ko na matapos yung kontrata ko. Hmm. Kasi dumating sa po na ilang araw na kami hindi kumain. Tapos noong 12 hindi na po, nag-start kami na hindi kumain noong 12. Tapos nung 15, nagsagutan po kami ng alaga ko na panganay. Mm-hmm. Tapos nag-chat po ako sa ako. Amo ko na lang, kinababalik na po ako sa embassy. Mm-hmm. Pero nung alauto, bako yung madam namin, kinausap ako kung ayaw ko na magtrabaho, sige, ibalik nila ako. Maya-maya, umakyat si madam. Tapos maya-maya, bumaba din siya, kinuha yung mga gamit namin. Bakit, Cherry Mae? Ano daw dahilan na hindi kayo binibigyan ng wastong pagkain ng iyong mga amo? Dahil po, palagi na lang daw naubos yung mga pagkain nila dito sa baba. Hindi naman kami kumakain ng mga pagkain nila maliban sa kanin. Tira na lang nga namin yung kinakain nila palagi. Mm-hmm. Sa loob ng isang araw, minsan hindi kayo nakakakain at all. Yung kain po nila dito isang araw din kami kumakain. So sir, magandang hapon po, Sir Arnel. Magandang hapon, solve na natin yan. Opo, yun nga po eh, kaya dumiretso na po ako sa inyo at clear cut naman po yung kaso natin, ano? Hindi pinapakain, dalawang OFW curious sa Kuwait. Curious lang ako kasi ito lang, for the sake of information lang, ano? Kasi doon sa Kuwait ito, no? Yes po. Oo, wala sila kasi nung agahan eh. Talagang mga 2 o'clock ang kadalasan nilang kain. Mm. So, pero Sir Arnel, there are instances daw na wala talaga silang pagkain or hindi pinapakain at all. Hindi naman to mabigat na problema. Gusto ba niyang umuwi na or gusto something? Na, or yes ano? Po, yes po sir. Yun po yung kailan gusto nila. Sa Kuwait? October 5, 2022 sir. Okay, sige. Papupuntahan natin siya, kunin ko yung pangalan niya, yung number niya, and then kahit siguro ngayong araw na to kaya nating mapupuntahan yan. Kasi ang Kuwait naman, hindi naman kalakihan. Hindi kagaya pag ang ating mga kaso, Saudi Arabia, naku po, ang mga minimum na takbuhan natin yung mga 400 kilometers. Tama. Dito naman, oo, at saka, sige. That's what we'll do. Hello, Cherry Mae. Yes, oh, sir. Sige. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman sinaktan o kahit na ano. Hindi po, pero binataan ko po ng patayin. Tapos ngayon, binigyan po ako ng 2 araw hanggang bukas. Ibibinta na po ako sa pinsa ng aking amo. Hindi, huwag ka nang umiyak. Ano na, papupuntahan kita dyan sa amo mo. Kung paano natin. So, solve natin ito kaagad.
Okay. Thank you, Sir Arnel. Talagang action agad. Ano si Sir Arnel? Tulad nung nangyari dun sa Senate hearing with Idol Raffy Tulfo, isang tawag lang ni Idol, may sumagot sa hotline talaga namang ay, napaka... Ayun naman, alagang ano, nung isang gabi nga, 2 a.m. pumunta ako dun eh. Talagang may tao lagi dun kasi constantly we're monitoring that. Kasi yan ang, di ba, yan nga ang isa sa pinaka-critical eh. Monitoring. Ako lang, alam mo, kinalulungkot ko lang, panawagan ko na rin no, sa mga kababayan natin. Ito na nga eh, gumagawa nga kami dito ng mga ma-institutionalize yung ganitong sistema para meron silang 24 hours na matatawagan. Correct. Eh kaya lang ayaw gamitin. Sir Arnel, baka this is the time that we can plug the number para yung mga tagapakinig nating OFW eh malaman kung ano yung hotline number natin sa OWA. Number 1348. 24/7 po yan, no, mga kababayan. 24/7, action agad. Sumasagot. Kung nasa abroad, dagdagan lang nila ng plus 632-1348. Ayan. Okay. Mm-hmm. Sige, pag sa abroad ka, plus 632-1348. Pag nandito naman sa Pilipinas, for example, na-contact mo yung mga kapamilya mo at gusto nyo ma-reach yung OWA hotline, pwedeng diretso na 1348 ang i-dial sa telepono at siguradong may sasagot sa inyo. At sir, ganito pa ang sistema natin, ha? Yes po. Di ba, sinasabi nila, minsan nagda-drop yung call. Babalikan ka kasi may record kami ng number mo. So pag nag-drop yung call, tatawagan ka. Tatawagan ka. Ang gustong-gusto ko nga maimbita si Sen, makita niya yung aming dashboard. O ano yan, real time, nakikita niyo yung buong operations, nakapaskil, nandun sa LED screen. Opo. Nakikita yung kung ano yung ina-assist na tawag, ilan yung tawag, ilan yung nag-drop at ilan yung binalikan. Ano yan, isang tinginan mo, makikita niyo kagad yon. Opo. So, yun yung panawagan ko lang, gamitin natin yung... plus 632-1348 if you're abroad. Ano yan, kung maputol ang tawag nyo, tatawagan kayo ng aming call center. Okay. Perfect, perfect, sir. One of these days, sigurado ako bibisitahin niya ng opisina at tanggapan ni Senator Idol Raffy Tulfo para naman makita natin how efficient and effective OWA is with your leadership, okay. Sir Arnel. Mm-hmm. Opo. So ito lang, kukunin ko yung pangalan niya, no. Wag na sana siyang wag ka na umiyak. Meron kang kakampi lagi rito. Of course, Raffy Tulfo in action, Senator Raffy, OWA, DFW, lahat po yan, kakamping-kakamping ninyo. So opo. Kukunin ko lang yung kanyang pangalan. Opo, opo. We'll give it to you, Sir Arnel. Thank you very much, Sir Arnel. At mabuhay po kayo. Sige, nasa linya natin yung yes. Parents mo, Cherry May, si Nanay Fe. And si Tatay Julie Francisco. Sige, Tatay Julie, Nanay Fe, narinig nyo naman po ata yung sinabi at commitment sa atin ng ating OWA Administrator, Sir Arnel Ignacio, ng today din po. Ano? Kung hindi man today, tomorrow, pupuntahan si Cherry May at ang kanyang kasama doon sa kanilang tinitirahan dyan sa Kuwait para ma-assist at mapauwi na sila. Nanay Fe, Tatay Julie, this is the time ano, na pwede nyo pong makausap si Cherry May before kayo magkita-kita ng personal dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Nanay, and Tatay, meron po ba kayong gustong sabihin kay Cherry? Ano kang gusto? Sige po. Kanina kasi attorney, naiyak talaga sila. Mm-hmm. Emotional si Nanay at Tatay. Sa kamako, dala. Sana po hindi po kasi makapagsalita si Tatay, umiiyak siya kasi natatakot na po siya kasi kagabi pa po tinatawagan ng agency yung ate ko na pinapalayas na lang daw siya sa bahay ng amo niya kasi hindi pa daw po sila pwedeng mag-rescue kasi hindi naman daw po siya sinaktan at ni-rape. Ay inutusan nila yung kapatid ko na lumayas na lang daw ho. Nako, ng agency. Opo, yung agency. May record po kami dyan sa inyo, sir. Oo nga, kailan nyo ba huling nakausap, Cherry May, itong agency na to kahapon lang? Opo, may record po ako, Janison po. Ano exactly yung sinabi nung agency nyo? Lumayas na lang kayo dyan? Opo, yun na lang po yung dahilan na makaalis po kami dito. Nako. Nako, hindi pwede yun, ano? Under sa law, talagang responsibility ng agency, no? Na protektahan yung ating mga OFWs, yung ating mga bayani. So, hindi pwedeng ganun na lumayas na lang kayo, tinatanggal nila yung responsibilidad sa inyo. Huwag kayong mag-alala, no? Cherry May, talagang gagawan natin ng action to na pati itong agency ninyo ay may panagot dito sa kababayaan nila. Nonetheless, sige, Tatay, Nanay, Cherry May,
pwede po kayo mag-usap. Yung kasama mo, Cherry May, baka may gusto siyang sabihin sa kanyang mga relatives na nakikinig ngayon, na nag-aalala din sa kanya. Yan po mga anak ko, nag-aalala rin po sa akin. Hindi lang po sila makaluwas kasi walang-wala lang po talaga sila makuhali na pamasahay paluwas. Mm-hmm. Kaya po sabi po, agency po sa amin kahapon, tumakas na lang kami para yun na lang daw po paraan para makaalis kami dito. Hindi po kami pinatatakas. Tumakas? Anong kababayaan naman yan? Tumakas yung advice sa inyo, hindi man lang makipag-coordinate sa principal dyan, hindi man lang ayusin at makipag-coordinate sa OWA, eh may hotline number din naman yung OWA na pwede nilang tawagan. Ano? Sige, sa pwede kong... Lang, sir. Yes po. Sa totoo lang po, sir. Tatlong beses na po ako nag-complain. Kasi po sa totoo lang po, sobra po akong pinag-iinitan ng pamilya dito lang, lalo na po yung mga anak. Mm-mm. Tapos nag-complain na po yung mga anak ko sa Pilipinas, si agency sa Pilipinas. Tapos kahapon ko lang po nalaman na nakarating po pala sa kanila yung complaint ng mga anak ko. Hindi po sila gumawa ng aksyon na para ialis ako dito. Mm-mm. Sir, narinig niyo po yung kwento sa atin ng ating mga OFW. Yung advice po sa kanila nung recruitment agency nila, tumakas na lang. Kasi hindi mali naman yun. Daw sila na-rape, hindi naman daw sila sinaktan. Mali yun. Sino baka ba yung suguri na naman yan? Yung ba yung FRA niyo? Yung ba yung foreign recruitment agency? Opo, yun po yun. Sige, bigay niyo sa amin ang pangalan yan. Malilimtikan talaga na sa... Po, hindi sila pwede sumasagot ng gano'n. Unang-una, huwag kayong tatakas. Kasi baka mamaya makasuhan kayo ng hurob. Hihirap ang inyong sitwasyon. Nasa tamang proseso tayo. Hindi ko maintindihan ba't ganyan ang pinapayo sa inyo niyang inyong agency. Alamin natin kung sino yan at we will take action. Tama. Thank you. Opo, thank you, Sir Ernel. Grabe po kasi yung isa nating OFW dito, tatlong beses na po nag-complain sa ating agency talaga, pero wala pa rin pong action. Ay, naku, talaga yung kasing mga yan, para bang inis kapag ka sila yung nilalapitan nag-deploy ka. Pagkatapos hindi mo pala kayang bantayan. We will not take this lightly, sir. Maniwala kayo thank sa amin. You. Oo. Thank you, sir. Ako, kasi tingnan nyo, ninegosyo sila, padala ng tao doon. Pagkatapos, ibabato lahat sa amin dito. Kung totoo. Sila yung kumikita, sila yung nagninegosyo, pero pagdating sa mga ganitong sitwasyon, binabato din sa gobyerno. Although hindi naman tinatanggihan ng opisina natin, ng opisina ng gobyerno. Pero may responsibilidad din sila, Sir Arnel, di ba? Lalo pa yung ganyang mali ang turo. Kasi mapapahampak sila kapag ka tumakas. Tama. Pakakasuhan ng hurup yan. So, huwag niya susundin yan. Basta, tutukan natin ito at para mabigyan ka agad ng action. And then, kukunin ko yung number kung sino yung kanilang foreign recruitment agency and we will file sa DMW yung karampatang reklamo tungkol dyan. Opo. Opo, Sir Arnel. Actually, pati yung... Madami na kagalit ko. Sir Arnel, pati yung agency dito, tinatawagan po natin pero hindi po sumasagot, unfortunately. Ringing po ng ringing. Pero sige po, we'll forward you all the details concerning our OFWs here, sila Cherry May, pati na rin po yung foreign recruitment agency nila, pati yung local counterpart nila. Sino local agency nila? Ito po. Itong One Lead Connect International Recruitment Agency, sir. Sige po, Sir Arnel, we know naman na you'll get on top of this and you will prioritize this case. Oo, yung ganyan kasi dapat sige, basta action na natin. Thank you. Opo, Sir Arnel. Thank you po. At umaasa din po yung pamilya ng ating mga OFW dito sa Pilipinas. At nagiiyakan na po sila. Sabik na din po sila makita yung kanilang mga kapamilya. Do not worry. We will not fail the family and we will not fail the OFW. Thank you, sir. Thank you. Mabuhay po kayo, sir. Thank you very much. Salamat. Marilyn, Cherry May, sige, baka may, ikaw especially Cherry May, andito yung parents mo, si Nanay Faye at si Tatay Julie. Sige, ano masasabi mo para mapanatag ang loob nila kasi kanina pa sila iyak ng iyak? Dahil magpakatatag po kayo, magkawin din ako. Magpakarakod lang sa mam, mahulat to niya, ginang tulong niya mam, para makapuli man sa. Ayun. Salamat din yung matulungan ng bata ko nga makapuli. Opo, Tay at Nay, gagawin po namin ang lahat at talaga nakuha naman natin yung commitment mula sa OWA na they will prioritize this case. Cherry May at Marilyn,
Sige, one last message before we move forward, and we'll make sure that we will coordinate with the both of you and OWA para masiguro na mabisita kayo ngayon din. Ano, it's either today or tomorrow. Okay po, thank you po. Takot na talaga ako. Baka bukas dalhin ako sa ibang bahay. Ire-rescue naman na po, ma'am. Ire-rescue ka na, Cherimay. Huwag ka mag-alala. Keep your lines open. Kung magka-problema, available naman, no, yung aming opisina. Pati na rin yung hotline ng OWA na pwede nyong matawagan. Ikaw, Marilyn, sige, may message ka ba? Message na lang po sa, na makaka-uwi na rin po ako sa mga anak ko. At maraming maraming salamat din po kay Sir Rafi at sa inyo pong lahat at kay Sir Arnel Ignacio. Maraming pong salamat. Sa totoo lang po, Sir, kaya po nakuha lang dito ako dito. Nagtrabaho po ako kahit po labag sa kaloobang po lang. Natakot po kasi ako na parehas kami na ilipat sa ibang bahay. Kaya po nagtrabaho po ako kahit paano po lang. Hindi po kami po. Maraming salamat at makaka-uwi na rin po kami. Hindi po kayo dapat magpasalamat sa amin dahil ayan po ay talagang obligasyon at trabaho, no, ng opisina ni Senator Idol Rafi Tulfo at ni Sir Arnel Ignacio ng OWA. Wala po kayong dapat ipagpasalamat, bagkus kami po dapat magpasalamat sa inyo dahil nagkaroon po kami ng oportunidad na makatulong sa inyo. At syempre dahil kayo po ay nagsakripisyo para na rin sa mga kapamilya nyo dito sa Pilipinas. Ang laking tulong po na ginagawa ninyo para sa ating ekonomiya at para sa bansang Pilipinas. Kaya andito po yung OWA at yung opisina ni Senator Idol Rafi Tulfo para umagapay at tumulong, lalong-lalo na sa inyo pong mga bayani ng Pilipinas na unfortunately naaabuso. Okay, sige Shari, may message din pala, no? Ma'am Cherry May, itong si Jansen siya Borda. Siya po kasi yung unang lumapit talaga. At okay. Yes, opo. Siya po yung lumapit sa ating tanggapan para po ma-rescue nga po yung kanyang kinakasama dahil may mga anak po na umaasa kay Ma'am Cherry. Cherry. Sige, sige Jansen, no? This is your chance. Ano message mo kay Cherry May? Hindi, mag-ingat ka dyan. Huwag kang sumunod sa mga inuutos nila sa iyo. Ipapahama ka lang nila. Yan dito lang kami nag-aantay sa'yo na makauwi. Ginagawa namin yung lahat ng dapat gawin para umuwi ka dito ng buhay. Okay. Cherry May, ano masasabi mo dun? Ilan ba yung anak nyo, Cherry May, ni Jansen? Hindi. Wala po kaming anak. Wala po. Anak. Oh. Okay. Okay. Sige po. Sige. So, magkasintahan lang kayo ngayon. Opo. Okay, sige, sige. Anyway, Jansen, Cherry May, Nanay Faye, Tatay Julie, at Ma'am Marilyn, wag po kayo magalala, no? We already have commitment from OWA that they will help you out either today or tomorrow. Pero sabi nga ni Sir Arnel, maliit lang yung Kuwait. So baka today, mabisita na kayo dyan sa area nyo. Huwag nyo pong ibababa yung telepono nyo ha, para po makausap kayo at makuha pa yung complete details kung saan po kayo nakatira at saan kayo pupuntahan ngayong araw. Okay? Opo. Sige. Opo. Sige, thank you Cherry May. Thank you Marilyn. Salamat po.